A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, cut! Okay guys, ganyan po ako kahappy at kasigla nung in-interview ako during preliminary interview. Welcome to my vlog! Hi everyone, this is me again, Rhea, and welcome sa Katambahay Vlogs! So for today's video guys, ay isi-share ko sa inyo yung mga pinagdaanan ko during preliminary interview. So ayan guys, makinig kayong mabuti lalong-lalo na sa mga gustong mag-apply dito sa Hong Kong as domestic helper. So let's go! And stay tuned sa aking vlogs! Okay guys, so ang unang tinanong sa akin during interview ay yung introduce yourself or tell me about yourself. So, ang sinabi ko nung una ay, syempre, pinakilala ko muna yung pangalan ko, yung edad ko, kung ako ba ay, kung ano ang status ko, kung married ba ako o single, kung ilan ang anak ko, saan ako nakatira, anong tinapos kong pinag-aralan, at syempre yung work experience. So guys, alam nyo, pagdating sa work experience, ibida nyo na po lahat ng alam ninyo para ma-impress yung nag-i-interview at madali kayong magkaroon ng employer. Guys, alam nyo, pagdating sa interview, sobrang hina ko. Kumbaga, nauunahan ako lagi ng kaba at saka nag-aalangan ako kung ang mga isasagot ko ba ay accepted or tama ba. Ayun, so dahil sa nauunahan ako ng kaba, kaya madalas hindi na nagpa-process sa utak ko yung mga sagot sa tanong nila. Kasi nangangatal na ang bibig ko, ang panga ko, tapos nanginginig-nginig na ang mga tuhod ko. Pero napakalaki ko talaga, napakaswerte ko kasi hindi ako yung unang na-interview. So ayan, dun sa mga naunang interview, syempre, naka-adapt na ako or nagkaroon na ako ng idea sa mga isasagot ko. So ayan, sobrang saya ko kasi number 4 ako sa na-interview. So ito yung naging journey ko guys at saka ng ibang mga nakasabay ko sa interview. So hindi po lahat nakapasa, meron pong mga bumagsak dahil hindi sila ganun ka clear mag-English. Ibig kong sabihin, kahit na hindi ka ganun kagaling mag-English, basta clear yung sagot mo sa English. Okay? So, ito yung mga ilan sa mga itinanong sa akin during interview. So, number one is, introduce yourself or tell me about yourself. So, syempre, sasabihin mo unang-una yung pangalan mo, yung edad mo, kung saan ka nakatira, kung ikaw ba ay single or married, pangilan ka sa magkakapatid, anong tinapos mo, at yung work experience mo. Siyempre guys, dahil nga pang-apat ako sa na-interview, kaya nakaipon na ako ng idea sa aking utak na talagang ito yung isasagot ko, kailangan kong gilasan, kailangan siglahan ko, kailangan clear yung pagkakasabi ko, ganun yung tumatakbo sa utak ko kahit na feeling ko hindi na ako makapagsalita sa sobrang nanlalamig na talagang aking mga kamay, ang panga ko. Hindi ko alam during that time kung makapagsalita pa ba ako. So, ganun ako guys kapag ninenervous ako, lalong-lalo na kapag may mga interviews. Sobrang nahihiya talaga ako. Guys, pagdating sa experience is napakalaking points niyan. Kaya naman kapag tinanong kayo ng interviewer kung ano yung experience nyo, sabihin nyo na lahat, ibida nyo na lahat. Kahit na wala naman kayong certificate sa mga ganong experience, at least meron kayong konting experience or ideas. Kaya sabihin nyo na agad. Sabihin nyo, pag tinanong kayo, marunong ka bang mag-alaga ng bata? Kung ikaw ay single pa, wala pang anak, sabihin nyo, yes, I used to take care of my niece or my nephew before, ganon. Di ba? Sabihin mo yung parang siguradong-sigurado ka sa sagot mo, di ba? Guys, yung pangalawa na tinanong sa akin, do you know how to cook? Very important po kasi na marunong magluto ang isang helper. Also dahil po sa ako ay ex-abroad na, so syempre sinabi kong yes, pero hindi ako ganun ka very good magluto. Okay, so alam ko marunong ako pero hindi ako ganun kagaling, sinabi ko sa kanila. So tinanong nila sa akin, so anong kaya mong lutuin? Oh, kaya kong magluto ng fried vegetable, steamed fish, steamed meat. Mixed meat and vegetable, mga ganon. Diba? Eh, umiikot lang naman ang lutuin ng mga Chinese sa steam.
di ba? Steam o kaya boiled na vegetable o kaya fried vegetable. So, masiselan po sila sa pagkain, guys. Kaya huwag kayong mag-alala, hindi sila nagluluto ng napaka may hirap na pagkain. Okay? So, yun, guys. And alam nyo kasi, may cooking talaga is hindi talaga yun yung pinakalinya ko. Gustuhin ko mang magluto pero madalas naunahan ako ng fear. Kasi ang pinaka-weakness ko talaga ay cooking. Kasi may fear ako sa oil. Diba? May fear ako. Kaya kapag ako'y nagluluto, kahit simpleng lutuin, basta may mantika, lagi akong meron kung hindi yung towel na nakalagay dito ay meron akong pang shield habang nagpiprito ako pag ganun-ganun ako. So, napakahirap, guys. Napakahirap talaga. So, ayun, next is, oh, ito naman yung patatlong tanong sa akin, guys. Tungkol ito sa childcare. So, tinanong ako ng interviewer kung ano ang gagawin ko para mapalapit yung loob ng alaga kong bata sa akin. Okay, so, ang sabi ko, guys, ay I will treat them as my own child. And then, I will teach them how to read and speak English. And then, I will play with them. Diba, bongga po yung sagot? At dapat po, pag isinagot niyo yung mga ganun, dapat happy kayo, diba? Para alam nila na, ay, okay ito, okay siya, ganito, ganun, diba? Para alam nila na sincere kayo sa sinasabi ninyo. Dahil kailangan naman talaga, di ba? Kailangan yung maging sincere sa pag-aalaga ng mga anak ng employer ninyo. Dapat kasundo nyo talaga sila. Kaya kung minsan, kailangan bumaba tayo sa ating level. Tulad ng ginagawa ko before, nung mga bata pa lang yung alaga ko. Nagiging bata din ako kung minsan dahil na nakikipaglaro ako sa kanila. Minsan nag-baby-baby talk din ako. Yun. At saka ito yung karugtong, guys. Tinanong din ako kung ano ang gagawin mo kapag masama ang pakiramdam ng iyong alaga. Ay di ga malimit naman pag masama ang pakiramdam. It's either may sinat o kaya may kabag. Ganun. So kapag alam natin na ang bata ay medyo mainit-init, ay kailangan nating gamitan ng thermometer para malaman natin kung ano yung kanyang temperature, di ba po? And then, kapag lagpas 37 na pataas, kailangan nating i-inform yung ating employer, which is yung nanay, na ang kanyang anak ay may sakit o may lagnat para po aware din po sila. So, yun lamang po. Basta lagi lang pong makikipag-communicate sa employer tungkol sa nangyayari sa kanilang mga anak. So, yun lamang po yung maibabahagi ko na mga ilang katanungan during interview. Okay? So, sa mga gustong mag-apply dito sa Hong Kong as domestic helper, ayan, yan po yung tatlong yan ang paghandaan yung sagutin. Yung tong introduce yourself, yung pagpapakilala sa sarili, marunong ka bang magluto at tungkol sa child care. Okay guys, so sana po nakatulong sa inyo ang aking simpleng video na ito. At kung nagustuhan nyo, ay huwag nyo naman pong kalimutang mag-like, mag-subscribe, at click nyo na rin po yung notification bell para kapag may mga bago akong mga videos, ay lagi kang updated. Bye-bye!